B. Kontra ka na naman ah. It's been a while, Viewscape. Anyway, balikan na natin si Sir na tumichicha na ng iniwan na ako. Ang dami ko kasing kuda. Wow! So this is what it looks like early in the morning. OMG, baka for the first time, abutan natin ang sea of clouds sa Viewscape. Hello everyone! For today's video, we are going to... Para maiba naman, punta naman tayo ng Viewscape, guys. Ay, hindi! May nagpapausok pala! Ay, ano ba? Grabe naman! Para maiba naman, for today's video, we're gonna go to Viewscape. Wow! Pero hindi, medyo iba naman talaga siya ng kaunti kasi we are going to Viewscape very early in the morning. It's almost 6 a.m. Our estimated time of arrival is around 6:30-ish. We're only gonna stay for around 3 to 4 hours and then head back to Manila. Bakit nga ba tayo pupunta this morning? Wala lang. Wala, parang mag-relax lang. Wala lang. Hindi kasi, diba, sinabi ko kasi kina-camping buddy na, uy, pupunta kami ng ano, Viewscape, pero saglit lang. Mga 3 or 4 hours lang. Ang tanong, bakit ang aga? Bakit saglit lang? Yung mga katanungan. It's been a while since we last camped. The entire month of September, walang action dahil maraming birthday sa kapamilyahan sa buong barangay. Tapos may eksena din si Intay. So it's medyo natigil talaga. Sobrang natigil. Kaya kailangan natin ng konting sundot. So this sundot is only 4 hours long. Ay, may pahabol ng kaunti lang. We're also gonna share with you a few items na were sent to us. Yes! Sent to us! Cheers! May mga sponsor. Ay, sponsor. Hindi pala. May paayuda lang po ng isang local camping gears shop. Ba't nga ba? Wala lang. Naisip lang nila. Oh, generous lang sila. Ganon. Wala. Naisip lang nila na nangangailangan. Baka nangangailangan kami. So, padalahan nila kami ng mga items sa shop nila, which we're gonna try today. So, this is, ano ba ito? Ano ba ngayon? October 2022. Ito ang itsura ng papuntang Viewscape. Well, and Treasure Mountain and all the other campsites further in. Mukhang nagsisimula na maglagay ng concrete na daan dito. Ayun, Yes! And kapag maulan or maambon, well, puti ka na agad dito. Pero, kayang-kaya pa rin naman ako. Attain ko. Kaya. Kung Viewscape lang naman, kayang-kaya. Matagal pa kaya ito. Hanggang dito lang inabot ng concrete pa. Medyo bitin. So exciting. Oo, at least merong... Ah, stop daw. Ay, okay. Okay. Ito na. Wow. Okay. Hindi na putik. Another one. Oh, no. I'm sorry. Parang wow. Parang grabing putik. Bun pa lang to. Ano to? Dapat ba dito dun tayo sa ano dumaan? Actually, oh my god. Parang ano? May daan ba? Ay! Meron ba? Was, tanong. Sorry, may daan pa po ba dito? Ay, ito lang? Ah, sige. Opo. Ay, sige. Thank you. Ah, wait. May daan daw? Saan? Hindi. Ah, okay, sa kabila. Okay, sige po. Thank you. Okay. Atras daw. Oo. Okay. Sa kabilang side kaya daw. Salamat po. Sorry, thank you. Oo, matarasan yan. Kasi bago simento to dito eh, kahapon pa. Ah, okay. Wow, okay. Okay. Salamat, sir! Okay. So, dito...
here we are. B. We are back. It's been a while, Viewscape. So, syempre, sinatapunta po natin ng tripod dyan. Kala mo naman. Makapag time lapse. So, it is Saturday morning around 6:30 a.m. And so far, hindi pa ganun karami yung tao. Pero most likely, makamaya-mayang hapon, dos dadami na yung tao. Yeah. So, this area, I feel, yung pinaka malaki yung pinagbago. Itong part na to, talagang trinim nila yung mga kapunuan dito. It gives you a much bigger view of the mountains. So, yeah. Totoo. Dati ang agawan, well, actually, until now, andun pa rin naman ang agawan dito. Pero at least sa area na to. Totoo. Kahit dito, pwede na. Although, ang disadvantage dito is papakita lang natin. Wait. I think the main disadvantage is, hello, tingnan mo naman yung kotse niya. Tingnan mo yung kotse niya rin. Binaagano, no? As in, legit talaga. Kulang na lang gumulong ka dito. Anyway, yeah, we're about to set up our awning. So, yossi break lang si sir. Bebo, get our new stove, yes! Get our new stove. Nasa, ano. So, for today's video, si Sir ay mag-unbox ng, ano, epektos na padalas po sa amin. Yes, padala! Ang kinis! Kinis yarn. Sabi ka, iba kung ayaw naman mga epektos. Yes. So, Camping Gears PH send us a smaller egg roll table, which is from Tanay Camping. And one of their new products, Stove by Fire Maple. It looks like yung ano, yung cube na stove. So yeah, let's go ahead and unbox it. They have really nice colors. So yeah, go ahead, baby. Do it. Huwag mo naman tirain, sir. Wow, may pabag pa. Charis. Yan. Lunchbox. Yun. Ooh! Surprised ako, Charis. Kahit ako yung pumili ng kulay. Actually, this has this comes in two colors. So, isa parang beige or sand ba yung isa. This one is khaki. Khaki ba to? Khaki-licious. Because that's the color we are. Ang cute, diba? Cutie pie! Look at that! Mm. Eh, diba, ang ganda niya. Ganda lang, pak. So, yeah, you can take. Tapos, you put your, ano, butane canister dito sa likod. Kano nga, baby, mag-demo ka na nga dyan. Demo-demohan na ito. Angle it in a way na magka-click, di ba? I think, tama ba? Parang the usual na, ano. Mm. Wait. Ay, wait lang. You would see it sa gilid. Pwede. Yeah. Sa gilid. Okay, yun. Nag-click ba, bebo? Okay, great. Sige nga, paano nga dyan, sir? Paki-on nga. Ayaw nga, no? Pero, don't worry. Meron po tayong windshield. Chining! Okay. Tignan natin. Excited na yan si sir. Si sir ba talaga excited? Ba't parang ako? Tignan natin kung gano'ng patakas. Okay. So, parang hindi siya nakikita, pero ayan siya, ang lakas niyo. Ang lakas niyo. Right. Ang hirap makita nito. Kasi, sinukot ko na ata ito eh, kasha yung ano dito. The reason why I also like this stove, kasi yung camera niya sa gitna,
karamihan kasi ng mga stove, medyo malalaki yung ano niya, yung lumulubog yung mga ganito, mga maliliit lang na kettle and mocha pot. So, I think this is gonna be perfect for that. So, yeah. Yun lang. Ayun, salamat po, Camping Gears PH. And we're gonna put the links of these items sa description box if ever you are also interested. Diba? Kasi dati sa iba stove dito kasha. Oo, ayan o. Dati hindi siya kasha. Naglulubugan siya. Tapos tumatumbling-tumbling siyang ganun. Pero ngayon, yeah. Perfection. Perfection. Ano po yung bago sa atin, sir? Ayan, tumatumbling-tumbling ka sa chair mo. Ano to eh, ang aksidente nga po. Oo nga eh, pero it's very comfy, it's quite, it's very comfy, pero kailangan ayusin mo nga lang yung upo mo dito, kundi sobrang gaan niya, oo. Babalento kapag hindi tama ang upo mo dyan. But it's very comfy. So yeah, okay, tama na muna ang sat-sat, magkape na muna tayo. Kumukulo na siya, medyo nakaka-stress lang kasi hindi namin nakikita yung ano, yung ilalim niya. Naan ko na. Okay. Yay! Nagamit na naman natin yung sunshade. Yahoo! This is so nice. So, since galing sa kaliwa ang araw, naglagay na kami ng sunshade. Sige na nga. Let's just go on a proper tour. Tour! Kala mo naman ang laki. So let's, this is what the setup looks like. Ayan. Simple lang, like the usual. But what's, pero yung pinakabago talaga dito is yung sunshade niya, which is very helpful when it comes to this kind of trips na, syempre, you wanna face yung view, pero you also don't want to get sunburnt. Chariz. Ayan. So yeah. And it's very easy to deploy. Ang sunshade na to has several lines, ropes, something, basta yan, tali, na pwede mong ipeg. Ang daming etchas. Marami siyang mga ano, pwede mong ipeg. Ang size nito, ilalagay ko na lang sa description box at nakalimutan ko siya. Since especially sa amin na ang awning lang namin ay yung side awning lang. Ang size pala ng awning namin ay 2.5 by 2.5 meters. So, yeah. See? Si sir naka-hoodie na. Hindi tayo papasunburn na. Not today, son! Ayan. So, let me just show you yung isa sa mga pinakamalaking, sa tingin namin, pinakamagandang improvements dito is itong gilid na part, which is, trinim na talaga nila lahat ng mga, like, small bushes dito para you'd have a better view. Hindi na lahat masyado nag-uunahan banda doon. So, yeah. Pero, napansin namin na yung mga graba na dating nilagay dito, nilamon na siya ng lupa uli. So, yeah. Okay, Viewscape pretty much looks the same. Today is a Saturday, pero sobrang hindi ganun kadaming tao today. Pero maybe, well, baka dadami siya mamaya pa. Mamaya pang hapon. So, ito ang itsura ng kotse namin, nakatagilid. Nakatagilid ng bonggang-bongga. Parang gugulong na pababa. Ganyan. So, this is what it looks like from this angle. Ayan. Tapos, this is our view. And I guess itong area na to could also be a tent pitching area lang din. I'm not sure if maybe you can park your car here tapos dito, tapos dito sa baba. Parang hirap naman tumalon-talon dito pabalik-balik. It's a parang two tiers pala siya, oh. Ayun, hanggang dun pa sa baba. Oh, at mukhang, do you see those square slots? Parang may mga balak silang, nag-a-assume ako pero wala naman akong idea kung anong balak nilang gawin. Anyway, balikan na natin si sir na chumichicha na ng iniwan na ako, ang dami ko kasing kuda. Kuda-kuda si madam, iniwan na ako. Okay, so yun lang. That's it. Ano bang dinala natin? Nagkape lang tayo, tapos bread na binili kagabi. Kina-grab ni sir.
Gusto ko sana pantesal, pero wala. We can't always have what we want. Charis. Aday ko. Ayan. So, ayan. Pakita naman ako for today's video. So, ito yung itsura namin. Does the sunshade help? Yes, it does. A little. See, it's a sweet. Oo, ang kagandahan sa kanya, ang ganda ng kulay. Charis. Camo. Ano yun? Ang kagandahan sa kanya, it gives you yung shade, but at the same time, hindi niya pinipigilan yung hangin to go through. Madaming hirap sa English. To pass through. Ay, pass through, ganyan. So, hindi pa rin siya sobrang init. So, yeah. Yun lang. Okay. Continue. Kakain na rin ako. Okay lang. Okay lang ba, sir? Sobrang nakakatawa din tong table na to. Kasi, compared dun sa original egg roll table namin, this is a little smaller. And yung material din niya iba. Yung sa amin, sobrang bigat kasi ng wood na sa amin. Tapos, ito, sobrang gaan lang niya. It looks durable naman. And ang pagkakaiba din pala, if you would notice, dalawa yung holes niya dito. So, meaning kapag finit mo yung dalawang ano sa inner hole niya, parang technically mas matangkad ng kaunti. Mas matangkad ng kaunti yung, ano, yung table. As opposed to kapag dito mo siya nilusot. Ayan na si sir. Magta-try mag-init ng croissant. Imbis na pandesal. Croissant si sir. Umarte-arte. Eh, wala na pala mabili ng pandesal kagabi. Yun pala. And ayan na ni sir mag-stop over sa Genesis. Dahil medyo malayo. Ano kaya gagawin dito? So, dito may ginagawang pakubo. May ginagawang kubo dyan. Ano yan? Okay. So, ano kaya siya? Parang another, ano, like, parang glamping accommodation, Chubaneski. Could it be? My puppy! Puppy power! How are we doing, sir? Yeah. Init na. Medyo mainit. Yeah. Mas nainit pa ka dyan. Kasi mas marami kaya pang araw dyan. Ayun na. Papapapapi power! Kapag hindi leveled ang sahig, bato is life. Para mas mag-level ang ano. We decided to move over here. Yan. Kasi medyo mainit na. Parang hindi masyado kinakain ng sunshade ang tindi ng araw. So, yeah. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko makita yung apoy niya. Yun lang. Hindi ko makita yung apoy niya. O baka, ako, ganun ba talaga yung hindi nakikita? Baka katangahan ko lang to ah. But when it comes to yung init, nagagawa naman niya. I mean, it's hot enough para mag-boil ng water. I'm just gonna share yung medyo problema namin sa awning na to. Which is, well, partly, hindi naman partly. Actually, kasalanan talaga namin. Dahil hindi namin siya na-open ng matino kapag na-store namin siya ng basa. Ayan, nagkaroon na siya ng molds. Molds. So, medyo hindi siya maganda tingnan. Pero it still serves its purpose as, ano, yung awning to protect you from the sun, heat of the sun. Pero, when looking at it, it's a little para sa mga OC-OC. Yan. Magigigil kayo sa mga ganyang, ano, we tried water muna. Didn't work. Tried dishwashing soap. Tried a detergent. We only tried it on one area to see if it's even gonna work at all, but it didn't. So, yeah. I don't think there's anything else out there that can fix this. Pero mali mo naman.
Malim. If you have any idea on how to remove these molds, if you have other ways, or if you've been successful in removing these molds, please comment down below. Help us. Help us. Silaw. CR. Okay. Okay. Let's see. CR for girls. Very clean. Clean, presentable. Let's check. Water. Okay. And wash area. Alright. Parking area. May nag-a-alarm. Pack up na daw. Nung hinila ko siya, boing. Tcharan! Humiwalay siya! I guess this is the importance of the blue, of the ball, ano? Yung bilog na ano, parang, yeah. It prevents the legs of this kind of chair from sinking. But so far, okay naman siya. Okay, we are down to our last two chairs. We're gonna go in a bit. May no? Planted chair na tapon gano? Yung mga pababa pa slope. Pero sobrang comfy niya higaan, no? Oo, totoo. Bulky nga lang talaga siya. Ang ano lang dito, pag pababa, parang halag pipigil pababa. Mm-hmm. Sa paa. Pero kung sa likod, okay siya. Mm-hmm. Tsaka pag diretso yung pagpatag, nakakatulog ko talaga sa mga pipigil.
So ito na nga. One way po ang papuntang Viewscape today. Isang buwan na daw ang ginagawa ito. So hopefully by next month, hopefully. O di ba? Concrete na yung kanang parto. Ah, perfect. Yay! Dulog lang sila. Well, si Penny nakatingin sa camera.